Good afternoon mga katropa. Bali ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng idle screw. So i-adjust natin yung minor ng Honda Beat natin. So meron tayo dito Honda Beat, mababa yung minor niya mga katropa. So yan, Honda Beat. Gagamitin natin yung diagnostic tools natin mga katropa. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-adjust, kung ano yung tamang paraan para mag-adjust ng idle screw ng Honda Beat. So yun mga katropa, ito yung kailangan natin, diagnostic tools. Ayan. So dito natin makikita yung engine speed nya. So ilalagay na natin sa tamang RPM kasi sobrang baba. So nandito kasi mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pag-adjust ng minor. Ayan, sa madaling salita, minor ng motor natin. Ayan. Malalaman nyo yan, yung RPM nyan, kadalasan nyan nakalagay dito sa ilalim ng upuan mga katropa. Andyan yung nakalagay yung valve clearance nya, yung RPM nya. So nandyan mga katropa. So bali ang RPM nito ay nakalagay dito na 17, nakalagay doon mga katropo, 17 plus or minus, pwede siyang 18, pwede siyang 16. So yan, bali yung gagawin natin ngayon, kukonnect muna natin itong diagnostic tools natin. Okay, so yan mga katropo, tanggalin muna natin yung takip. Okay, so yan. So kung wala naman kayong diagnostic tools mga katropo, pwede niyang pakiramdaman. So ilalagay muna natin to. Ayan. So ito na siya mga katropa. And then switch on natin ang susian. Ayan. Wait lang natin. So dadiagnose natin. Siyempre pupunta tayo sa Honda. Ayan. Puwante. Ayan. So view parameter. So pag tama yung pinuntahan natin mga katropa, makikita natin yung engine speed nya. Ngayon malamig siya ngayon, nasa 60 degree pa lang siya. TPS, injector, timing advance, battery voltage 12.3, AFR ratio, short term fuel trim. Ngayon i-start na natin siya. Okay, so yan, kung napapansin nyo yung engine speed nya magulo. Yan, 1000 RPM lang. Tapos yung temperature ng EOT nya 59 degree. So dapat yan, mag-adjust tayo ng minor. So dapat mainit yung motor. Yan, nasa 90 degree. Painitin muna natin to. Kailan natin no-minit yan mga katropa. Hindi pwedeng mag-adjust tayo agad ng idle screw nya na hindi pa umiinit yung motor. So kailangan mainit. So yan, kung napapansin nyo yung degree nya, yung itong coolant kasi to sa mga click 125, ito Honda Beat, EOT yan ang tawag dyan sensor. Ayan, nasa 63 degree na siya mga katropa. Ayan. So yung minor lang natin nasa, ayan, 1516. Saka yung battery voltage natin, so kailangan dyan nasa 14 point something, 14.4, 14.5, para good yung charging nya. So ibig sabihin, iangat pa natin yung engine speed nya. Kahit gawin natin 1.7, yan, nasa 70 degree na siya mga katropa. Yan, kung napapansin nyo, 69 na siya oh. Yan, so umiinit na siya. Yan. So yung engine speed natin, nag-average siya ng 1.6, 1.5. Yan.
Itong battery voltage niya kapag nag-charge nasa 14. So kailangan maka-stable natin niya na 14 something, 4.4 to 5. Okay. Oh, nasa 80 degree na mga katropa. So yan, 81 degree. So yun lang yung may share ko mga katropa. Hindi kagad-agad na mag-adjust tayo ng minor. Yan, sa madaling salita, sa minor. Hindi tayo kagad-agad mag-adjust. So hintayin natin uminit yung motor. Yan. Hindi pwede pag-andar, mag-adjust ka na agad ng minor. Mali po yun mga katropa. Yan. So bali ang FI, hindi kagaya siya ng mga karburador na pag pinihit mo, pihit lang ng pihit. Ayan, 86 degree na mga katropa. 86 degree na. Ayan. So habang umaandar daw yung motor, magkakarga siya, nag-average siya ng 14.1 voltage. So ang gagawin natin 1.7. So dapat ang battery voltage natin nasa 14.4, 14.5. Tapos gagawin natin yun ng 1.7. Ayan. Para maganda yung charging nya, yung pagkarga ng battery natin. Para malakas yung charging. Tapos may tama natin yung tamang engine speed nya. So kung napapansin nyo, 89 degree na mga tropa. Ayan. Pag umabot na ng 90 yan, pwede na tayo mag-adjust. Okay. Gumabot ng 90, pwede natin mag-adjust. So bali ang minor niya ay nasa 1.6. Yeah. So yan mga katropa, nasa 90 degree na to. Mainit na yung makina natin, nasa 92 degree na. Yan. So bali ang engine speed natin ay 1.5, 1.6. Yung charging natin sa battery voltage nasa 14.1, 4. Nagiging 13 pa. So gagawin natin yung stable, nagiging 14.4. Tapos gawin natin 1.7 sa taas. Kasi nakalagay dun sa top ng box niya, nakalagay na 1.7. Pwede siyang 1.7 or plus or minus, pwede siyang 1.6 or 1.8. So pwede rin siya sa 1.7 mga katropa. Yan, so 94 na. So pipihit na tayo sa idle screw. Okay. So yung idle screw nito mga katropa, oh, nandun mga katropa yung idle screw natin. Ayan. Yung idle screw na yan, so bali ang papihit yan mga katropa, luwag para tumas ng minor. Yan, pag pinipihit yan mga katropa, 1/4 lang ang ikot. So hindi mo siya pwedeng biglayin. Pagka-ikot ng 1/4, warm up again. So ganun lang ang gagawin. So 1.6. So konting pihit lang to mga katropa. So kung napapansin nyo yung battery voltage natin, magulo pa. So kailangan niya na stable siya. So nag-stable naman na siya. So kaya lang nag-13 pa. So luwag natin konti, adjust tayo. Konting pihit lang. Ayan. Pumapalo na siya ng 1.7. Okay. So kung napapansin nyo yung battery voltage natin, nasa 14.4, 14.5, hindi na siya nag-T13. Yan. So ibig sabihin, okay na yung charging natin dyan. Ayan. So, okay na yung timing natin dyan. So makikita mo naman yan, kung hindi tama yung engine speed mo, mababa itong battery voltage mo. So ito yung isa ito sa palatandaan mga katropa, kung nasa tama na yung engine speed mo. Kagaya nito 14.5. Kung mababa yan ng 13, 12, mababa yung minor mo. Kapag the more na umangat yung minor, mataas yung minor na sa tamang standard, pupunta rin sa 14.5 yan. Tapos yung timing advance natin yan, 7.0, naka-steady na lang siya. So pwede na tayo dyan mga katropa. 1.7, nag-1.7 siya. Magagandaan kasi nito mga katropa, kapag nakuha mo yung tamang engine speed nito, ang quick response ng motor natin ay mabilis, hindi siya delay. Kapag mababa kasi ang minor ng motor natin, wala sa time, wala sa standard, medyo delay kapag kapiga mo ng accelerator. Kapag yung motor mo ay nasa tamang standard, pag accelerate mo pa lang yan, mabilis yung quick response niya mga katropa.
So papakita ko naman dito mga katropa kung paano ma-check yung TPS natin. Ang kagandahan kasi nito nung diagnostic tools natin, ma-check natin yung TPS natin na hindi tayo humihiram ng ibang TPS. Ayan. Okay. So yung parameter natin. Sa kung napapansin yung TPS natin dyan, naka 0 degree. Pag gina-accelerate mo yan, ayan o, gumagalaw 6 degree. Ayan, 0. Kapag ang TPS natin na may problema, pag once in-accelerate mo yan, hindi siya nag-drop. Ayan o, kung napapansin nyo, 76 yan. Pag binitawan ko, ayan, pag binitawan ko ang accelerate, ayan, 0. Pag in-accelerate ko, 76 degree. 26.0, ibig sabihin walang problema ang TPS. Kapag once in-accelerate mo yan, 76, bumalik sa 1, nagkaka-count ulit, may problema ng TPS mo. So, madadiagnose mo din dito mga katropa kung paano ma-check yung TPS mo. Yan. So, ang kagandahan din dito, makakapag view DTC ka rin, makikita mo rin dito kapag may error. Yan. So, itong motor na to, bali na delete ko na kanina yung error. So, kung nakikita nyo ito, wala siyang error. Yan. Pag meron kong nakitang error, i-delete mo lang yan and then reset. Yan. Re-reset mo lang yung unit. So, yun lang mga tropa. Sana na nakatulong tong simpleng tutorial natin. So, ito na mga tropa. Ang ganda ng minor ng Honda Beat natin. Yan. So, ganito yung standard ng minor mga tropa. 1.7 yan. So, pwede pa tumas yan. Pero 1.7 na lang yung nilagay natin. Yun. So, ang ganda na ng quick response nito. Ayan. Start natin. Ayan o. Pag tama kasi yung minor mo katropa, mabilis lang yung quick response. Ayan.